Hello mga sir, welcome to Dad and Son Sports Cards. Sir Dad here, and today we'll have another episode here on Mondays with Sir Dad. No, so Mondays with Sir Dad, we're talking about all about the sports cards hobby, Pokemon cards hobby, and how we can cash in on our passion. Kung bago ka pa lang dito sa channel na to, makikisuyo po, subscribe ka na, and like mo na rin ang video na ito kung magustuhan mo, no? So, ang topic natin ngayon ay kung kikita ka daw ba sa karton, okay? Or sa sports cards talaga. Yan ang i-discuss natin ngayon, pero recap muna sa nakarang episode natin, no? So, nakarang episode natin, discuss natin. So, kailangan, bago dumating yung episode ito, accepted mo na yung super extra cash mo lang ang i-invest mo sa sports cards. Tapos kailangan, bago ka pumasok sa hobby na ito, passionate ka talaga dito sa hobby na ito at hindi napilitan ka lamang. Kaya aabot ka dito sa episode 2 kung talagang passionate ka about sa sports cards hobby, and kung talagang devoted ka na super extra cash lang ilalagay mo sa sports cards at willing ka na i-accept yung mga risk involved dito sa sports cards dahil volatile ang market ng sports cards. Okay? So, ngayon, pero kung nai-enjoy mo naman yung hobby, no? Yung journey, maganda rin na pag kahit papano, kahit kaunti, ay kumita rin tayo, no? So, o nga pala, no? Ito, unedited po itong video natin lagi, no? Kaya kung minsan nauutal-utal ako, magpo-post ako, no? So, and meron din naman tayo magic notebook para maging guide ko, para mas maging makabuluhan sa inyo yung video na ina-upload natin dito sa Mondays with Sir Dad, no? So, bago yan, babasa muna tayo ng comment last video. Meron isang comment dito na talagang namang nakakatuwa, no? Dahil, ito, yung isang comment ni Sir Sean Villalia. Kasi tinanong natin, why they enter the sports cards hobby? I entered the hobby last year mainly because I want to try and enjoy the hobby since I'm a fan of sports. Nagsimula sa Team Puyat, hindi na matatapos. Team Puyat Brotherhood. Nice. Grabe naman si Sir Sean Villalia, no? So, thank you Sir Sean Villalia for that comment, no? Isa pa kay Sir Simon Ocampo. Ito, isa sa pinakaunang Team Puyat to, no? Nag-fire sale pa lang ko sa Shopee. Less than 10 lang yung nanonood sa akin. Isa siya doon, no? At sila-sila lang rin yung bumibili sa akin nung sa Shopee, no? Nung nag-fire sale ako. So, Sir Cinnamon, no? Kilala ko siya as Sir Cinnamon, no? Sir Simon Ocampo, hashtag boredom strikes. Boredom strikes lang during the pandemic, but lucky enough to have Team Puyat introduce me to the world of card collecting. The true collection are the friends we've collected along the way. Kaya sinasabi namin, just enjoy the journey, no? Kung kumita ka, bonus na yun. Kung gusto mong karirin, pwede rin naman, no? So yan yung pag-uusapan natin dito sa Dad and Son Sports Cards Mondays with Sir Dad, no? So, ayun, maraming nagsabi, maging sa TikTok ko, no? Babasahin ko isa, no? May nagsabi sa TikTok ko, ganito yung sabi niya, pagkakasabi niya sa TikTok, no? So, wait lang, hanapin ko. Ayun, sabi niya, anong makukuha mo dyan sa cards? Magiging NBA player ka ba? Sobrang mahal lang cards lang, minsan lang may signature, sabi niya sa akin. Ano bang purpose niyan? I'm confused. Yan yung mga sasagutin natin ngayon. Okay, so, kung purpose at purpose lang, back to episode 1, kaya po kami nandito dahil passionate kami dito. So, kung kaya po kami nandito, kasi nai-enjoy po namin yung hobby na ito. Pero, sasabihin po namin sa inyo na pwede ka rin kumita dito sa sports cards. Kahit konti. Maraming sabi sa akin before I start selling sports cards sa Shopee, na maraming sabi sa akin, ha? Karton lang yan. Maibubuhay mo ba yan sa pamilya mo? Sabi niya. Ganun yung mga sinasabi. At malalapit pa sila sa buhay ko. Kasi nga, yun yan, nagsara yung, binenta ko yung nagka-problema, binenta ko yung shares ko sa company ko. Ngayon, I'm back to scratch, no? So, I started selling dun sa, I've started selling yung sports cards sa Shopee, no, fire sale, maging sa Twitter, nag-sale din ako doon, no. So,
Yun yung mga yun yung mga comments sa akin, no. So, okay, accepted ko naman yun, no. Pero pwede po talagang kumita sa sports cards if, no, if you'll exert hard work, patience, and you're willing to accept the risk, no. So, ngayon, sinasabi po ko po sa ang unang topic natin, pwede ka bang kumita? Yes, pwede kang kumita. Paano kakikita? If you buy low and you sell reasonably. I did not use the word high. Marami kasi OP. Naririnig ko yan sa Team Puyat. Marami OP. Ang ginagamit yung active listing. Kanina nag-uusap sa Team Puyat GC. Active listing ang ginagamit. Hindi yung last card sold, no? Sa eBay. O siguro punta tayo dun sa topic na yun. Last sold ang dapat natin ginagamit sa eBay kasi yun yung pinaka fair market value, no? Yun yung nag-transpire na transaction. Yun yung nag-transpire na arm's length transaction, kaya masabi natin na fair market value yung last sold sa eBay na yun. Kaya dapat yun yung gagamitin natin. Yun yung enough or sufficient basis dahil inaccept nung buyer, no? At seller, nag-agree sila on that price, no? So nagkaroon ng fair market value. Okay, so yun yung ano natin, yun yung karagdagan lang yun. So yun, pwede kang kumita. If buy low, sell reasonably. No to OP. Okay, so you can use eBay as a guide. Guide lang, guys. Okay? You can use other 130point.com, CardBV as a guide. No, pero yung seller decides the price. And when you decide, you must make sure that the price you're offering is reasonable. Kasi kung hindi, nako, kawawa naman yung bibili, no? So, yun yung ano natin, yun yung isa. Pero, para yung bibili hindi maging kawawa, kailangan mong mag-research. Research is the key. Okay, so pwede kang kumita. Na-establish natin yung premise na yun. Pwede kang kumita ng konti. Yes, pwede kang kumita ng konti, no? Pwede kang kumita ng konti kung ito ay gagawin mo lang part-time. Kung ito, gagawin mo lang side hustle, no? Parang ngayon, ginagawa natin itong side hustle. Meron tayong day, marami sa Team Puyat. Day job yung, may day job. Tapos, side hustle sa gabi. Itong sports cards, no? Yes, but kikita kami doon ng konti. Sample, no? Sample. Bumili ako ng PSA 10 Donovan Mitchell 2018 Select, no? 2018 Select nga ba yun? Tama, 2018 Select, no? Tapos, I bought yun yung Blue Prism numbered yun eh, no, if I'm not mistaken. Tapos nabili ko siya nung December 2020 at $300. Tapos binenta ko siya nung April 2021 ng $400. Magkano kinita ko? $100. Yun yung sinasabi kong pwede kang kumita ng konti. Again, side hustle pa lang to. Okay. Ngayon, kung mag-decide ka naman na i-build up one card at a time, bini-build up mo siya, no? Eventually, pwede kang kumita ng marami. Pwede mo siya ngayong gawing negosyo, no? Pwede mo siya ngayong gawing business, no? So, one card at a time. Walang instant sa sports cards. Okay? Wala pong instant. One card at a time. Build up slowly. And when it's built up na, okay? So, yun. Pwede mo na sigurong i-business yung sports cards. Pero, may mga risk pa rin. Kailan accepted mo yung risk. The market of sports cards is volatile. It is susceptible to market crashes. No? So maraming maging sa ibang negosyo naman, eh, maraming risk. Eh. Pero kailangan mag-research ka para ma-minimize mo yung risk. Kailangan lagi kang well-informed, no, para minimize yung risk. Lalo na pagkakaririn mo na, pagka ito na yung bubuhay sa pamilya mo, no? Pagka ito na yung mag-sustain sa needs ng pamilya mo, kailangan wise ka, guys. So, pwede kang kumita ng onte. Na-establish na natin yung price, side hustle. Pwede ka rin kumita ng madami. Na-establish na rin natin yon if you build up one card at a time, no? Ngayon, baka sabihin nyo, talaga ba? Talaga ba? Pwedeng gawing business yan? Talaga bang meron mang sustainable ba talaga yan? Okay, so kailangan natin na ebidensya. So, meron ako na interview, no? So, hindi ko na iyalo sa video na to kasi podcast type to. Si Mr. Joe Davis of CutBaseballCards.com. Tinanong ko siya,
kasi isa siya sa naging mentor ko, no? Siya yung tinatanong ko, no? Kahit di niya ako kilala, dinim ko lang siya, kahit di niya ako kilala, tapos nagtanong ako sa kanya about starting a sports cards business. Kasi yun yung goal ko, eh. Yun yung long-term goal ko. Yun yung gusto kong mangyari, no? And lahat ng kahit unti-unti, yun nga, one card at a time, dun sana ako mapunta, no? So, and kasi gusto kong ma-cash in talaga on my passion. So, maaaring di ko pa magawa yun ngayon kasi marami pa akong kakaining bigas, ika nga. Pero si Mr. Joe Davis, sabi niya sa akin, nung tinanong ko, sustainable po ba talaga, Sir Mr. Joe? Is it really sustainable? Is a sports cards business really sustainable? Sabi niya sa akin, yes, and I'm the living proof. Biduin mo. Bakit niya nasabi yun? Si Mr. Joe Davis lang naman, 30 years na sa sports cards industry. 30 years na siyang nagbebenta ng sports cards. Sports cards boxes. Baseball cards. So, yung 30 years na yun, hindi biro yun. Napakalaking achievement na yun. And yung 30 years na yun, yun lang yung ginagawa niya, guys. Yun lang yung pinambuhay niya sa pamilya niya. Dahil sa sports cards. So, is it really sustainable? Ayun, sabi ni Mr. Joe Davis, I am the living proof. Second, if you're watching or following Card Collector 2, no, you can subscribe to this YouTube channel. You can watch this video on how he started yung kanyang sports cards store doon sa real estate property binili niya through his sports cards para doon niya ilalagay yung sports card shop niya. Piruin ninyo, yung makabili ka ng property for sports card shop. Iba na yun. We can say that it's sustainable. At during trade night niya, laging puno yung sports card shop niya. Biduin mo. So is it really sustainable? Eh kung sila, dalawa lang sila sa marami pang nag-business ng sports cards and it's still thriving. No? So, yun. Bukod pa dun, no? Meron ako nabasa, no? From a very verified market research, no, sa CNBC.com, nabasa ko na the sports trading card business is projected to reach $98.7 billion by 2027. So, $98.27 billion pinag-uusapan dito sa sports cards industry. Okay? Bukod dyan, yung Fanatics, di ba? Mag-IPO na, mag-initial public offering. Ano may ibig sabihin ng initial public offering yung Fanatics? Ano mang impact nun sa sports cards? Kasi pagka nag-IPO ka, yung regular corporation, no, private equity. So, ibig sabihin, yung mga individuals, yung mga individual stockholders, sila lang yung mag-invest dun sa company. Pagka IPO, even the public, yung walang kinalaman dun sa company na yun, no? For example, ako, gusto kong mag-invest through stock market. Makakabili ako ng shares, share capital dun sa company na yun. Anong impact nun? Lalaki yung capitalization nung company na yun. Pag lumaki yung capitalization na yun, mas marami silang mag-google to improve yung products, yung services nila. So, dun papunta ngayon yung Fanatics. Okay? You can research Fanatics, no? Na mag-IPO na sila, no? So, yun yung mga nakikita natin na signs na sustainable yung sports cards industry. Ano pa? If there is a limited supply but a very high demand, may negosyo doon. Yung mga boxes, ubos. Kahit napakamahal, ubos. Sold out. Napakahirap maghanap ng boxes. Kaya nga nausi yung box break. So, ganun ka high ang demand. Tas finite pa yung supply. May negosyo doon. Okay? Pero guys, ano, no, baka sinasabi ninyo, uy, pwede na palang mag-business, pwede akong mag-quit ng trabaho ko kasi pwede palang business yan. Sabi ni Sir Dad, pwede ko nang inegosyo pala yan. Op, warning. Warning, no? Huwag kang mag-quit ng job agad dahil gusto mo nang i-cash in on passion mo, mag-negosyo ko na agad, invest mo lahat ng lifetime savings mo, lahat ng family savings mo, in-invest mo na para sa sports cards market. Wag. Ang sinasabi ko po sa inyo, one card at a time. Don't quit your job agad. Invest only, spend only yung super extra cash ninyo dito sa sports cards para walang sisiyan sa huli. Why? There are risks. The sports cards market is volatile. Walang problema kung collector ka lang. Kung collector ka lang,
kahit malugi ka, okay lang. Nagko-collect ka lang eh. Nag-e-enjoy ka lang eh. Pero iba pagka negosyo mo na ito. Mas malaki yung at stake sa'yo. Kaya you must be wiser, smarter, more research. No? Pagka talagang kakaririn mo na to, walang instant. Lahat pinaghihirapan. Even Mr. Joe Davis, even the card collector too, no, si Sir Ryan, lahat sila, it takes years for them to establish their names, their brand, the sports card shop. No? They spent long sleepless nights. They exerted too much effort, no, before they reached it, no. And di na nila kailangan sabihin, I know they've spent a lot of money and they've lose a lot of money before they reach the peak of their success. Kaya kung sa tingin mo ay magiging milyonaryo ka agad, hindi. Kung sa tingin mo ay gusto mo nang invest lahat ng pera mo para sports cards dahil kikita ka ng malaki dito, hindi po. It would take a while. It would take lots of learnings first before you reach that success. Napakahirap. Ako po, nagsisimula lang din po ako. At masasabi ko sa inyo, napakahirap magsimula. No? Hindi pa rin po ako ganun kalaki. Part-time side hustle pa lang to, no? Okay, pero yung pagkita ba ng kaunti, Sir Dad, di ba malaking bagay na yun? Yes, malaking bagay na yun. Kung side hustle mo to, kumikita ka lang kaunti, aba, pwede kang makatulong sa pagbayad ng bills. Halimbawa ako, kinukuha, may family fund kami for day-to-day needs eh. Pagka ako, dahil may sports cards ako, dahil may side hustle ako, hindi ko na kinukuha sa family fund namin pambili ng pambayad ng internet, pambayad ng mga electric and water bills, di ba? Lahat 'yon kinukuha ko na sa kita ko sa side hustle ko sa sports cards. Again, side hustle pa lang po ito, konti pa lang po yung kita ko, kaya yun po yung pwede kong maitulong. Pero kung gusto kong karirin talaga, nako, and darating tayo doon, one card at a time, darating tayo doon. Gusto ko talagang gawing negosyo, gawing kumpanya, no? Eh, I should accept the risks involved. I should accept that I would put so much effort. I should accept na I would start one card at a time. And I would accept na I'll invest a lot of money and energy. Kaya ngayon, hindi ko pa kinu-quit yung job ko. Unless ma-verify na. Ma-verify ko sa financials ko, sa performance ng sports card side hustle ko. I can decide naman if tuturuan ko kayo noon yung accounting on sports cards soon here on our YouTube channel. So, ngayon, maraming nagsabi sa akin na dapat mali yung premise mo na gusto mong kumita yung team Puyat, yung mga customers mo. Kasi dapat ang hobby ine-enjoy lang. Oop, yes, well noted. Kaya nga daw hobby eh, dapat ine-enjoy lang. Yes, well noted. Pero hindi ba masusaya na nag-e-enjoy ka na kahit onte, again ha, i-stress out ko, kahit onte kumikita ka. Yung nakakabenta ka, di ba? Tapos yung pagbentahan mo, pwede mong gawin ngayon. Di ka nahihingi ng baon sa nanay at tatay mo. O kaya, di ka nakukuha sa family fund mo tulad nga ng ginagawa namin, no? Pwede mo nang pambayad, pantulong pambayad. Sabihin mo sa nanay at tatay mo, ma, pa, tana, ako nang bahala. Pahinga ka muna. Parang kanta yun, di ba? Ako nang bahala, no? Huwag kang mag-alala. Ako na muna, di ba? So, ako na muna magbayad ng bills, ako muna magbayad ng internet natin kasi kumita ako sa sports cards. O di ba mas masaya? If you can cash in on your passion, di ba? While enjoying the hobby. Kaya yes, pwede mong i-cash in on your passion ng sports cards hobby. All you have to do is to research, no? Put an extra effort. Halimbawa, tapos ka na sa trabaho mo sa araw, sa gabi, put ka lang extra effort to sell your cards. Pwede kang kumita, kahit onti. At kung gusto mo naman kumita ng malaki, pwede rin. Tulad ng mga binanggit kong examples kanina. Ngayon, kayo naman, Team Puyat. Pwede ba ninyong i-share? Kung kumita na kayo dito sa sports cards, no? Kung kumita ka na kayo sa sports cards, pwede nyo i-share
at i-comment sa comment section down below. Alam ko, marami sa Team Puyat ay kahit papano ay natulungan ng Dadinson Sports Cards kasi nagpa-fire sale kami at a very low price. Tapos binibenta nila, no? Binibenta nila and some, no? Nakapag-put up na sila ng sa kanilang sariling sports card shop, no? While enjoying the hobby. Marami na sa Team Puyat nag-cash in on their passion. Kaya kung yung nagawa namin sa Team Puyat, kayo na nanonood, baka pwede rin. Pero make sure nyo lang na mabalikan nyo yung episode 1 kung talagang para sa inyo tong sports cards hobby. Again, maraming salamat sa panonood and see you again next Monday here on Dad and Son Sports Cards. Bye!